Good morning to everyone. Lord, thank you for blessing. Thank you for this day that you've given us. And as we come to you by faith and through your power, by the name of Jesus Christ, thank you very much. In Christ Jesus we pray. Pagbasa mula sa Genesis 4, verse 1. Si kanyang asawa lihi at ipinanganak si Cain at sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon at sa muli ipinanganak ang kanyang kapatid na si Abel at si Abel ng mga tupa sa lupa. At nangyari nang lumalakad na ang panahon, nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga sa lupa na sa Panginoon. At nagdali rin naman si Abel ng mga panganay na kanyang kawan at ng taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Datapat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. Nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang muka. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit nag-iinit at bakit namamanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan. At sa iyong pagpapahinuhod, ang kanyang nasa. Ikaw ay papanginoon niya. At siya ay sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel. At nangyari, nang sila'y nasa parang, nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at siya'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, sana roon ang si Abel na iyong kapatid. At sinabi niya, aywan ko, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? At sinabi niya, ano ang iyong ginawa? At ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. At ngayon, sinumpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap ng iyong kamay, ng dugo ng iyong kapatid. Pagbubukid mo sa lupa ay di na ibibigay mula ngayon sa iyo ang kanyang lakas at ikaw ay magiging palaboy, hampas lupa sa lupa. At sinabi ni Cain sa Panginoon, ang aking kaparusahan ay higit kaysa sa mababata ko. Narito ako iyong itinataboy ngayon mula sa ibabaw ng lupa. At sa iyong harapan magtatago ako at ako'y magiging palaboy at hampas lupa. At nangyari, sinumang makasumpong sa akin ay papatayin ako. At sinabi nang sa kanya ng Panginoon, dahil dito, sinumang pumatay kay Cain, makipitong gagantihan at nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain, baka siya sugatan ng sinuman at masumpungan sa kanya. Magandang umaga sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita. Good morning to everyone. Ayan, good morning. Magandang umaga. Pinagpala ng Diyos ang ating buhay. Ayan. Okay, tayo po ibababa ng konti sa second floor. Ayan. So, today, May 26,
ang pagbubulay ng salita ng Diyos. Good morning, Brother Renato Habilas, Tomas Pagarigan. Good morning, have a blessed day from Honolulu, Hawaii. Yan siya. Bilas Renato. Junel, magandang umaga from Bicol and Presi Javier from Rizal, Muzon. Taytay Rizal, Presi Javier. Ako po'y taga Taytay. And also, I'd like to greet Joey and Mayan, Pastora Cynthia. Good morning from Sambales. Ayan, Drainel from Muzon, Taytay. Good morning po, Bishop. Ayan, Maria, Pastora Maria Teresa Balandra, Wilbert Tatel. Ayan, from ano naman ito? Bicol. Ayan, good morning. And also, Marisa Balandra from Santorini. Ayan. Okay, and then we have Jordan Perez. Good morning kay Jordan. Sama natin si Abigail. Good morning, Kinomer Santin. Yun, si Gail. Si Abby Talastas. Magandang umaga rin kay Josa Noblesa. At syempre, kay Idolos Delos. Ayn, Desiree Joy Cabrero. Josa Noblesa, good morning. Yan. Ayun, Chinese character. Junel, sa tuya ni. Good morning po tayo, Bishop. Yan. Kat Domingo, yun, may pamangkin. Voltaire, magandang umaga. Voltaire Perfecto, good morning. At syempre, si MJ, hindi na nawawala. Good morning po, Bishop. Pagbati sa atin. On Angelica Laika from Laguna. Ayan, si Laguna. Ayan, nandyan na rin si Mami Leonie Galapon. Siyempre, si Melissa Hermine Hildo from Pasig City. Good morning, mga taga-Pasig. No, Christ-Centered Bible Church in Pasig. Ayan, okay. Christ-Centered at Bangkol. Ha? Good morning din kay Teresa, Mami Tess, at yung ating Christ-Centered sa Bunot, Pastor Cesar. Good morning. Ayan, mga taga-Sibubu. Good morning, Christ Center Church in Cebubu. Yan, Christelle, Aisha, Lakar, Bataan. Good morning po, Bishop. Morning. Tate Art, magandang umaga po kay Tate Art. Pagbati kay Tate Art, no, magandang umaga. Pinagpala ng Diyos ang ating buhay. Yun. Okay. So, salamat sa Panginoon at binabati rin natin si Neldre. Ayan, no. Pastora Cynthia, Sister V. Balbanida, good morning. At syempre, hindi mawala sa atin si Rafi de la Cruz at Edeline, yata sa kanilang mga anak. Aba, Abigail, kumusta na mga ngipin dyan? Ah? Okay, si, sino ba? Syempre, ang ating Pastor June Balandra. Angeline Timoteo Tagilet from Bicol, yan, sa tuyay ni, laog na nga ni. Ah, meron tayo nga. Tanong, ang aking pamangkin, ha, baka meron kayong question kay tanong. Lian SB, yan, Alaminos, Pangasinan, good morning mga taga-Alaminos, Mami Leonie Galapon, Mami Tess, yan, okay. So, purihin ang Panginoon, ha, sama-sama nating, Delia Jose, good morning, SB Ter, yan, nandiyan naman si Martin Herman, yan, si Nicoy Manalili, ang husband ni Ayn BM. Good morning po tayo, good morning Nicoy. Ah, the Lord bless you, Brother Bicoy. Palain ka ng Panginoon. So, also, we have here, sino pa yung nasa atin? Si Desiree Joy Cabero, magandang umaga. Okay, sino pa yung nasa atin? Renato Tomas Pagarigan, Junel. Ayun. Okay, sino pa? Yung mga nauna. Mary Villavicencio from Australia. Kamusta dyan ang mga, lumamayan, no, kangaroo. Mary Villavicencio. Yun. Nabati natin ang mga taga-Australia. Pakishare naman ang gospel, ang ano, video na ito. Ay, mag-subscribe po kayo, no? Pero na tayong YouTube. Sino ba gumawa nun? No? Kita kayong naka-YouTube na tayo. Shira Noy, good morning. Uy, miss you, nak. Miss you. Ayan, Natalie R. Domingo. Brother Victor, Sunny Nasal. Ayan, Junior. Ayan. Okay, binabati rin natin si Marjorie Bueno Campin from Youngstown, CBCM. Kumusta ang kanilang pastora? CBCM, Christ Center Bible Church. Kumusta na ang ating pastora Lian at ang ating pastor Randy. Asawa po niya si Pastor Randy na nasa Baytown. Yan naman. Doon naman ang church niya, no? CBCM. Anita Andaya, Chano Bailon, Compa. Morning po, Bishop. Morning din, Chano. Good morning to you. Anita, Cheryl Floho. Magandang umaga kay Cheryl Floho. Wala pa si Alex, yan, no? Yung si Chacha. Yan. Okay, good morning kay Chacha Main. Good morning to you. Bago pang anak, mag-church. Good morning po, tatay. Thank you, Lord. Yan. Okay, salamat sa Panginoon. So,
Today, May 26, 2022, pagbubulay ng salita ng Diyos. Mahalagang magbubulay tayo ng salita ng Panginoon. Okay, are you there now? Ready? Passing your seatbelt. Okay. Paano tayo tatagal kay Kristo? Paano natin masasabayan ang tinig ng Panginoon? Kagabi, pakita muna tayo, hindi pa tayo nakikita. Ayan, nandito po ako, ayan. Sa third floor tayo ng ating Building B. Sa third floor, Building B. Kaya nakikita yung mga puno. So, paano ba tayo tatagal sa ating paglilingkod? Paano ba tayo? Ano ba ang talagang sikreto? Mamaya, bigay ko sa inyo, no? Ito ay naranasan. Minsan, napapawalay tayo, no? Michael, ha? Alam mo ba kung paano? So, mamaya, ha? Papakinggan natin ito. Maganda itong pag-aaral natin. Andiyan ang ating Pastora Ida from Zambales, San Fernando, Christ-Centered Bible Church, CBCM. CBCM. Yan. Uy, mainit ang emoji nitong isang nag-send, no? So, kailangan mapangalagaan natin, eh. Diba? Dapat hanggang dulo, still alive, no? Worshiping the Lord. Yan. Good. God's joyful morning po itay, Nile Lee. Yan. CBCM family. Rica Molino, good morning kay Rica Molino. Ayan, Van, perfecto. Yun, andyan na si Van. Ano Van, good morning. Ayan, okay, so salamat sa Panginoon. Ayan, thank you for that heart, Van. Ha? Salamat. Bless you. Presi Javier, andyan na si Presi Javier. Okay, si Peter, ayan, wala pa yung iba. No? But anyway, so paano natin ma-maintain yung fire? Good morning, Mami Rose Udaban and Zero Tamayo. Paano natin mamimaintain ito? Joey and Mayan. Yan. Tama na si Jayden. Sana biyaan pa kayo ng Panginoon isa pang anak. Ano? So, mamimaintain naman natin ito eh. Itong fire na ito eh. The Bible said, Jesus said, you shall receive power after the Holy Ghost come upon you. And one of the manifestation of the Holy Spirit, the picture, the symbol, is fire. You shall receive fire. Alam niyo, pagka may apoy ka, no, yung apoy sa pagbabasa ng Biblia, apoy sa pakikinig, apoy sa pag-share ng gospel, apoy sa pag-attend, apoy sa pananalangin. Yan ang maganda, ha? Bakit may emoji ka? Anong mga ibig sabihin na lang? So, we need to have a burning fire. Alala ko yung awit namin nung araw eh. Mami Tess, alam niyo ba yan? Yes, Peter. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Hallelujah, give me oil in my lamp, keep me burning. So we need to become on fire. Everybody say on fire. Sige, pakishare ninyo, no? Lian. Sige, ilaganap natin ang video. Mag-subscribe po kayo. No, meron na po tayong sayo ko sino nag-download dito sa nan pangalan noon sa YouTube, na YouTube. Meron na po tayong YouTube. No? Binabati ko, salamat. Hindi ko na kasi masikaso yung mga ganyang bagay. So, in order to have a good life, you need to pay the price. Talagang nga na eh. Babayaran mo para yung may apoy ka, babayaran mo 'to eh. 'Di ba? It means you will make an effort in order to preserve your fire. Do you remember Joshua? Diba si Joshua, para doon sa hindi nakakalam. Alam niyo po ba si Joshua? From Egypt pa yan. Mas bata kay Moses. Si Moses from Egypt din. Diba? So, alam naman natin yung history ni Moses. Pinalaki siya ng anak ng hari, ng isang prinsesa. Madel. Tignan niyo lang ha. Paano ma-preserve ang on fire in the Lord? On fire, worshiping, serving. Kasi itong kailangan natin mga mananampalataya eh. Diba? Tayo, on fire lang pagka wala. Meron ganun tao eh, nung nagkaroon, na-burnout. Meron namang on fire ng meron. Nung mawalan, na-burnout. We need to preserve our active participation from the heart. So in order to have this kind of spirit, you need to pay the price. Like I said before, in the life of Joshua, magandang halimbawa si Joshua. Eh.
Kasi doon sa pagtanda niya, as for me, matanda na siya eh. Ginader niya uli ang Israel eh. Makinig kayo, sabi niya nun. Kung sasamba kayo sa Diyos ng inyong ninuno. O, ibig sabihin, doon sa harapan ni Joshua, kahit na yung mga tao sumusunod kay Joshua, and yet meron silang itinatagong mga lihim na Diyos-Diyosa na galing pa sa kanilang ninuno doon sa wilderness. Ha? At doon pa sa Egypt. Pero si Joshua, yun nga, tignan niyo yung age, tignan na lang natin. Compute na lang natin, ha? Magaling naman kayo sa mga math. Kasi si Moses, nung lumabas sa Egypt, ay, hindi natin alam kung ano yung edad ni Moses, ano? Nag 40 years pa siya kay Jethro eh, bago bumalik ng Egypt eh. So therefore, si Joshua, ilang taon? So i-plus mo yung 40 years na wilderness na lagay ni Joshua, ni Moses, kay Jethro. Jethro, biyanan niya yun. Napangasawa niya si Sephora. No, dahil tumakas nga siya, ha? Good morning, Mami Linda. Tumakas nga siya sa harap ni Paron kasi papatayin siya kasi napatay niya isang Egyptyo. At si Moses ay isang Hebreo. At yung mga kasamahan ni Moses na mga Hebreo nakakulong sa Egypt, pinaparusahan. Kaya si Moses tumakbo. So ilan taon si Joshua doon? 40 years si Moses kay Jethro. 40 years sa wilderness. Doon 80 na si Joshua. Kumbaga. Di ba? Kasi siya ay nakatawid sa promised land eh. So ilan taon siya nung nasa Egypt? More or less youth si Joshua. Youth si Joshua. And then, nung mawitis niya, alam niya na may Diyos ang kanyang mga kasamaan. Ang pinag-uusapan po natin, how do we preserve our active participation, worshiping, being faithful to God? Like Joshua, you need to pay the price. And the price is always right. So, gusto ko i-share ito sa inyo. No? Maganda ito. Please, listen carefully. So, pagdating nga doon, pagdating doon ni Joshua, doon sa conclusion, yung pagpasatakip ng kurtina ng kanyang buhay, matanda na siya, sabi niya. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ha? As for him and their house and his house, they will serve. He will serve still the Lord. Now, allow me to read this portion. This is isa sa mga naituro na natin sa inyo, pero syempre, marami pa hindi nakakaninig. To be safe is easy, but staying safe is very tough. So, you need to preserve your salvation. Ulitin natin. To be safe is easy because you accept Christ and then you will be safe. Staying safe is very tough. Staying in the kingdom of God is full of war. There's a lot of war. Fighting. If you want to stay in the kingdom, there's a lot of fighting. And you will pay the price. What the price is dying to self. First, if you don't die to yourself, you are alive to your old nature, then Christ cannot handle you. Because in the kingdom of God, always remember, in the kingdom of God, in order to flow the life, you need to die first. Ah, saan talata yan, Bishop? John 12. Ah, John 12, verse 24. Unless a corn of wheat fall and die, it shall abide it alone. When Christ died and rose again, we are the fruit. There's a lot of fruit. So sabi ng Bible, unless a corn of wheat, maliban ng isang butil ng kernel, ay mahulog, mamatay. Maliban, kung hindi, mananatili siyang nag-iisa. So, in order to preserve your life in the spirit, full of power and trust and faith, you need an extra effort. So you need to pay, and the price is dying to self. Dying to self, it means self-denial. That's the meaning. Self-denial. Kaya nga sabi ng Panginoon, come, deny yourself, then take up your cross. Now, dying to self needs to be broken. Pagka self-denial, it means you are willing to crush in order to raise the new life in Christ. Kasi pag ikaw, wala si Kristo. Pagpatay ka, dininay mo sarili mo, ando si Kristo. Because the treasure is inside of us. So we need to be broken.
Kaya may mga pangyayari sa atin, binubugbog ka, hinahagupit ka, no, sinasaktan ka, ikaw ay dumadaan sa mga pagsubok, pero hindi mo alam, you are in the process. No, kaya mayroong mga tinatawag na brokenness. Yung mga kahit anong gamin mo, wala ka nang magagawa. Kundi babasahin ka talaga, wawasahin ka talaga, walang matitira sa iyo, kundi yung pananampalataya mo sa Panginoon. And yet, after that, then the Lord will make His plan. He fulfill His purpose to your life. So, it means carrying the cross is a big deal. Come, take up your cross. Andre, take up your cross, Presi, ha? Mamili na, take up your cross. Pag sinabi yung take up your cross, this is a self-sacrifice. Remember, the way to the truth is very narrow. Napakakipot ng daan ng katotohanan. Konti nakakasumpong. And thank God, pasalamat ka na naididig. Isa ka sa nakasumpong. Naftali, no, huwag kang mawawala. Amelia, so, ulit natin, to be saved is very easy. But, to preserve our salvation is very tough. You will pay the price. And the price always never change. You need to die to yourself. Diba? Crucify yourself. I am crucified with Christ nevertheless. Yet not I, but Christ lives in me. So you are dead. It means, pag sinabing dead, that total denial. Hindi na ako ang nabubuhay. Kaya dun sa pag, para ma-preserve mo yung on fire in the Lord, you need total denial. Okay? So, do you get the point? Ah, pasorida. There's a beauty in brokenness. Uy, talaga naman, ha? Ayos yun, ha? Marinaga po. Amen. There's beauty. Totoo naman, eh. Si Jesus, pinapasok natin, di ba? Kinulong, eh. Sabi ng Lord, patawarin mo. Ay, hindi pinapatawad. Eh, di nakakulong si Lord. Ikaw ang nauuna, eh. Very clear yun, eh. Sabi ni Jesus, be faithful. Ha? Kinulong si Diyos, si Jesus, sa pamamagitan ng, hindi ka nagiging matapat. Sabi ni Jesus, obey your parents. Hindi mo sinasunod, kinukulong si Lord. Ay, diwawasakin ka ni Lord. Then, a lot of problem will come in. No, a lot of problem, kala mo, hanggang sa dudurugin ka na, hanggang sa, boom! Ha? And brokenness is a blessing. So, minsan, hindi natin maintindihan ang buhay, ano? But, always remember that there is God who can control everything. Sino sa inyo willing magpabasag? He will turn grapes into a garden. Oh, talaga naman. Pataba. Thank you. Kaya na, ha? Sino sa inyo willing magpabasag? Ha? Ana, ha? Gusto mo bang magpabasag? Kesa, ha? Sino sa inyo willing? Ikaw, blessed day. Ha? Malu, Richard Montemayor, are you willing to be broken in order to raise a new seed in your life? Ah, diba? Unless a corn of wheat fall and die, it shall abide it alone. Ayan eh, ha? Resa, no? Rumesa, nasa loob natin, hindi natin naririnig eh. Sino sa inyo, oh, nag-aim na si Malu. Sino sa inyo na nasa loob si Jesus pero hindi mo marinig? Oh, nagbibingi-bingihan lang ako. Angelic, ha? Chacha, naririnig mo ba si Lord sa iyong buhay? Maraming tao, alam naman niya yung totoo, kaya lang, hindi niya magawa. Kasi nga, so self-denial is very, very tough. Eh, yung pala, sa umpisa pa lang, sabi ni Lord, ito sabi ni Lord, June, come. Up. Sabi ni Lord, ha? Presi, Nailinda, Goy, come. Adi, lapit ka. Yes, Lord, why, Lord? Come here. Listen. Come. Lapit ng konti. Deny yourself. Then take up your cross. Then follow me because I will make you. I will put you into process. Yun ang isang napakaganda nga. Gagawin kitang. Ayun, parang palayok. Siyang magsasabi kung mahaba ang leg mo, maluwag ang bibig mo. No, gagawin kitang isang businessman in order to produce, ha? To help. Gagawin kitang teacher para meron akong teacher, ha? Sa mga Pilipino. Pero gusto ko, habang teacher ka, ikaw yung magtuturo. Ha? Ipapamuhay mo ako. Gagawin kitang architect, gagawin kitang engineer, gagawin kitang dentist. No? Pero habang ikaw ay dentista, engineer, architect, gusto ko makilala ako sa kanila. Ha?
process leads to progress. Oh, sabi ng ating Pastor Rait at Pastor Romeo. So, again, how do we preserve our fire in order to bring us into the fulfillment of the process, of the goal of God in our lives? Okay, so, good morning. I hope you learn. Sana natin. Ha? Ano lang yun? Yung parang pag-dessert. Dessert lang yun. Pika-pika. Okay? Mayroon tayo spiritual pika-pika. Masarap ang pika-pika. Di ba? Kaya na. Gusto ka na. Richard. Yung media. Tingnan ko lang yung mga nakapasa. Axel James. Al Jane. Chris. Camille. Monte Hermoso. Yan ito. Sambales. Sols Mayor. Erlinda Nuestro. Yun. Andiyan na uli si Mami. Ha? Yun. Tingnan natin yung mga nakapasa. Nani Diding Victoria. Sandali lang ha. Bishop, ano ba yung ating ano ba yung ating pag-uusapan? Ayan, andyan na yata si Peng from Korea. So, I'd like to welcome everyone. Please, stand by. Ano ba ang topic natin, Bishop? My topic today, yan, nasa loob, ba't di mo marinig? Oh, mira. Nasa loob, ba't di mo marinig? Meron bang ganon? Yes! Anong meron? Maraming ganon. Ha? Si Jesus nasa loob. Pero hindi mo marinig ang tinig niya. Walang problema kay Jesus, napakalakas ang tinig ni Lord. Kahit pinakapabulong ay maririnig mo eh. Ha? So, nasa loob, ba't di ko marinig? Okay. Baka nagbibingi-bingihan. Ha? Tingnan natin kung nagbibingi-bingihan. Maraming Kristiyano sa ibabaw ng ligdig. So, mabuti na yung mabuti na yung tayo nagkakaintindihan bilang isang mananampalataya. Ayos ko lang. Yun. Okay. So if our example how to preserve the life of by the name Joshua until na siya nagkaedad still alive for the Lord, willing to serve for the Lord and worship to the Lord. So ganun din tayo, kinakailangan tayo ay talagang willing. Okay. Let's take a look at the life of Moses. Who is Moses? Yan. Moses tayo. But faith, by faith Moses, when he was come 2 years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Oh. Denying. Sabi ko, biro mo si Moses, aral sa Egypt. Ang tawag nga nila dito, UE graduate si Moses. University of Egypt. Yeah, UE graduate. By faith, Moses, when he come to years, nung siya nagkaedad, refused to be called, the son of Adam. Parang ganun lang yan. The son of Adam. So, because he wanted to become the son of Jesus. He refused. Ay, Bob, ikaw pa yung maging anak ni Paraon. Anong klaseng privilege? Anong klaseng opportunities? Name it! Ikaw na. Dito muna kayo sa akin. Ikaw na ang maging anak ng prince, anak ng hari, na ang tawag ay prinsesa, paraon. Napulot ka, no? Bagaman na hindi naman talaga niya napulot, inalaw lang ng Lord na itong si Moses ay makapasok dito sa kanilang lugar. Kasi nga, he become savior of Israel during that time. And Moses, remember, is a picture of Jesus Christ who saved the nation of Israel. Nabilang ko sila din, ilang taon? 430 years, they become slave. Parang ganyan din ang buhay natin. No, binilanggo tayo, no, nung napahamak si Eva at si Adan. Nakabilanggo tayo sa mundo. Ang mundo is a picture of Egypt. Egypt is a picture of the world. And King Pharaoh is a picture of the devil na pinaparusahan sila. Diba? Ito ngayon, 2 Corinthians 4:4, Diyos, yung Diyos ng mundo na ito, which refer to Satan, diba? Siyang bumubulag ng unawa natin para wag sumilang sa atin ang ebanghelyo ng kaliwanagan. Kagabi, meron akong bisita. Galing ako sa Pasig, nagkaroon ng prayer meeting, so binabati ko yung mga nanalangin doon. Pagdating dito,
siguro mga 9 o'clock, meron dumating dalawa. Ay, talagang, they are Catholic, you know. May binibenta lupa, ano, sa pila. O, huwag nyo nang bilhin. Mahal, ha? Mahal yun. Pero, umusin nyo lang. So, in-explain ko about Christ, in-explain ko about salvation, about how to be born again. You need to be born again. Tinanong ko, ikaw ba'y born again? Hindi po. Ikaw'y born again? Hindi po. Sabi ni Lord, unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Sabi mo, hindi ka born again. Pero sabi ni Jesus, hindi ka pupunta ng langit. Direkta na eh. Oh, sabi mo, sumatotal, sabi ni isa, alam mo, Bishop, yung sinasabi mo, gustong gusto ko, pero ang daming nagpa-pop-up sa kanya na mali pala yung kanilang ginagawa. Gusto niyang matuto. Pero mo, maring yun ang way, no? Ibebenta yung lupa nila, 9.6 million, ha? Kaya tapos ang laki lang, 800 square meter. Farm kasi, farm. Babuyan, yun. Pero sabi ko, so, sa gabi nito, hindi lang 9.6 million na makukuha mo. Kasi eternal life. Ha? We cannot compare. The Word of God is more than gold, more than diamond. It brings you to the life eternal. So, sumato tayo, tinanggap nila ang Panginoon. So, sana lumago yung salita na yon at sana panghawakan nila yun. Kasi kailangan nilang maintindihan ang salita ng ating Panginoon. So, si Moses, tinalikdan niya lahat ng privilege being as a son of the princess. Tinalikuran niya. Kaya nga, from darkness. Mas tingnan natin, tuloy natin yung sinasabi ng Biblia. Choosing rather to suffer affliction with the people of God. Kita niya, cross talaga eh. Pag hindi mo deny sarili mo, mag-iisa ka lang Moses. So when you deny, when you forget, when you disapprove everything, every privilege coming from Egypt, it means you are willing to die for yourself. Just to follow the goal, the purpose of God to the land of Israel, bringing them out of Egypt. So sabi ng verse 25, choosing rather suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. O, di ba? Pasamantala lamang naman talaga yung pag-i-enjoy ng pleasure ng kasalanan. Eh, magagawa ni Moses lahat eh. Pero mo, mami niya si prinsesa. Esteeming the reproaches of Christ greater riches. Mas inari niya nga kayamanan, no? Kesa napag-uusig, ha, sabi, than the treasure of Egypt kaysa sa kayamanan sa ito. For he had respect unto the recompense of the reward. Kita nyo ganito si Moses, ha? Totally denying. No? Totally denying, ha? Mamilinda. Di ba? Totally denying. Jobelin, ha? Dapat naiintindihan natin itong ganitong, ano, ha? Nelfa, baka hindi pa natin naiintindihan to. Darcy. Now, sometimes, masakit si Moses, ha? So, nagpabasag si Moses, eh. Di ba? Kailangan magpabasag tayo, eh. Ayun bang lagi natin sinasabi, kuminsan may masakit na nangyayari sa ating buhay, pero lihim nating ikinabubuti. Diba? Inusik si Moses eh. Papatayin siya eh. Ng haring paraon. Aba, inampong kita. Papatayin kita. Pero yun ang time na masakit para tumakas siya, napunta siya kay Jethro. No? At 40 years siya kay Jethro. Nung bumabalik siya, mas pinili niya na ang mga kasamang Israel. Kaya doon sa mga Kristiyano na binabasag, no? Sometimes we need to be broken, in order to release the blessing inside of you. Carrying the cross, no? So we need to be very careful kung binabasag tayo ng Panginoon. Just relax, no? Relax natin ang ating sarili. So ito ng Panginoon sa ating buhay. Kasi pagka nilabanan mo, no? Dapat, ano, your will be done.
Ganyan tayo, your will be done, not my will, but your will be done. So, minsan hindi natin marinig yung tinig ng Panginoon. Si Moses hindi niya marinig hanggat di siya umalis eh. Kay King Pharaoh eh. Hindi niya maririnig yon. So, in order to know the voice of God, you need to renounce everything that you had for your life. Kaya yung mga privilege na para kay Moses na nasa kanya, hindi niya maririnig yung tinig ng Panginoon. No? Tanda natin, ang topic natin ha, nasa loob, ba't di mo marinig? Eh kasi marami tayong kargado tayo ng mga bagay sa mundo. Kargado tayo ng mga gusto natin mangyari. Eh tanong, gusto ba ng Diyos na yung gusto mo ay gusto ba ng Diyos? Tanungin mo sarili mo. Kaya minsan hindi natin marinig, pilit natin pinasusunod ng Diyos sa gusto natin. Dapat ang gusto natin, yung gusto ng Diyos. Paano mangyayari yon? So you pray and then the Lord will reveal to you what is His plan for your life. Ah, kaya, again, to be saved is easy, but to preserve our salvation is very tough. Remember that the way going to the truth is very narrow. Napakakipot ng daan papunta doon. Ay, yan ang buhay natin bilang isang mananampalataya. So, in order to have a fruitful life, sino sa inyong naniniwala ng mabungang buhay, kailangan mamatay? Diba? Yan sabi, unless a corn of wheat fall and die, he is abided alone. Kaya tayo, sa pag sinabing died, ano, it means self-denial. Self-denial. Kakalimutan mo sarili mo para lumabas si Kristo sa buhay mo. Self-denial. Di mo, hindi ka pwedeng saktan. Hindi ka pwedeng utusan. Hindi ka pwedeng magbigay. Hindi ka pwedeng magpatawad. Eh, biro mo, puro sarili mo yan. Di ba? Tapos, full of doubt. Ha? Full of fear. Eh, puro sarili mo yan. Paano ka magbubunga? Ha? Paano ka magbubunga? Eh, one of the principle in the kingdom of God, in order to become fruitful, principle ha, isa sa mga prinsipyo, no, isa sa mga dapat gawin is dying to self. Mahirap, no? Mahirap. I tell you, very tough nga eh. Ang pinag-uusapan natin, ha? Nasa loob mo, pero hindi mo marinig. Matindi yun. Meron bang ganun, Bishop? Meron. Anong meron? Napakaraming ganun. Moses, hindi niya marinig kung manatili siya sa Egypt eh. Hindi niya marinig. Kasi maya, Michael, hindi niya marinig. I tell you, hindi niya marinig kung mananatili siya sa Egypt. Pero mo, 40 taon pa siya na nandoon kay Jethro. Ibig sabihin, pinagpagmuna ng Diyos lahat ng mga natutunan niya sa Egypt. 40 years. Isipin mo yung na-adapt ni Moses, pero willing siya. Kaya nga, nagawa na niya, whoever wants to be my disciple must deny. Talaga naman si Kiana. Deny themselves and take up their cross and follow me. Yun. Tama naman eh. Nelpa, di ba? So, tama naman eh. Now, what else? Sino yung nasa loob pero hindi makarinig? Ito siya. Now it came to pass as they went that he entered to a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. Magkaiba ito. Nasa loob nila, pero isa rito hindi makakarinig. Bakit? Eh, punong-puno ng mga alalahanin sa buhay. Punong-puno ng yung gusto niya ang punong-puno siya. But Mary is different. Which also sat at the Jesus' feet and heard His word. O, kita niya, may ginawa siya, di ba? So, magkaiba ito. No? Nasa loob si Martha, pero di niya marinig. Pero iba si Mary. But Martha was cumbered about much serving and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Hindi mo ba alintana? Nag-isa akong naglilingkod.
bid her and therefore that she help me. Ha? Pwede ba pagsabihin mo siya? Sabihin mo naman. Tingnan natin ang sagot ni Jesus. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha. No? Parang ano yan eh? Ha? Mikoy, Mikoy. Ha? Parang ganun lang yan, di ba? Joey, Mayan. Ayan na. Diding, Naphtali. Diba? Presi, Presi, Bibi. Jas Molina, Otto Hans. Parang ganyan eh. Martha, Martha. Ah, sabi mo na pangalan mo. Thou art careful and troubled about many things. Nagugulumihan ang kasamaraming bagay. But one thing is needful. Ito lang. Ha? And Mary had chosen the good part. No, parang, huwag na kayo magulumihanan. Umati na kayo ng Sunday. That's a good part. Huwag na kayo magulumihanan. Obey your parents. That's a good part. Ha? Huwag na kayo magulumihanan. Huwag kayo matakot. Give, surrender your tithes and offering. That's a good part. Will shall not be taken away from us, from her. So, nasa loob, pero, sad to say, hindi niya naririnig. Kasi bakit? Punong-puno ng mga alalahanin sa buhay. Ini-entertain kahit Sunday, hindi nag-church. Ini-entertain kasi. So, again, but one thing is needful, and Mary hath chosen the good part, which shall not be taken away from her. Ah, namistaya. Diba? Diba? Napakaganda na pagkapinili mo ang bagay sa Diyos. Diba? Ibig sabihin, that's a good part. Ah, sino siya niya ng good part? Yung magandang bahagi ang iyong pinili. Anap, ikaw ba lagi pumipili ng magandang bagay? Ma'am Merlinda, Luz Biminda Ibon, ah, Anita Rabaya, did you choose a good part? Asa June, Baby Jane, ah, Angeline, Dimitri Tagilid, Source Mayor, pinili na ba natin ang isang bagay na ah, Sister Dory, pinili ba natin ang isang bagay na mabuti sa lahat? Martha, Martha, nagugulumihanan ka. So, nasa loob si Jesus ng bahay, pero hindi marinig ni Martha ang magandang mensahe na narinig ni Mary. Kasi nga, he choose the better one. Ha? Minsan, hindi na talaga natin marinig eh. Kaya wala tayong magawa, ha, Tomasa? Diba? Wala tayong magawa, kundi minsan, alam mo nang wala kang magawa. Eh, take it muna. Pag alam mo nang wala kang magawa, there's something wrong. Ulitin ko, sa mga namumroblema, sa mga umiiyak, ah, the Lord wanted you to broken in order to release the rivers in your heart, in your life. Ah, Josefina, no, kailangan natin maintindihan kung ano talaga ang buhay ng isang Kristiyano. Ulitin natin, ah, basahin ko lang uli, ah. And this is for us. Ito yung ating dessert kanina eh. Ah, ito yung ating pika-pika. To be saved is easy, but staying saved is very tough. Staying in the kingdom of God is a lot of war. Kaya pag hindi ka ready yan, ang daming digman eh. But you need to pay the price. What is the price? Self-denial. Take up your cross. Follow Him. Until where? To your own Golgotha. May kanya-kanya tayong Golgotha eh. Ano gagawin ko sa spiritual Golgotha ko, Bishop? Ipapako mo ang sarili mo. Ah, sa krus, nabuhat-buhat mo. Ha? Ah? Di ba yung sabi, I am crucified with Christ, nevertheless, yet not I. Oh, that's total denying. Self-denial yun eh. But Christ lives in me. Oh, lumabas si Kristo. Di ba? So, unless a corn of wheat fall and die, he shall abide it alone. Kailangan mamatay eh. Kaya tayo ang bunga ni Kristo eh. Gusto mo magbunga? This is the principle how to bear a much fruit in your life. Yung bang masaganang buhay, kasama na natin yan, hindi pwedeng maiwan ng kasaganaan ng buhay. Yung bang malusog na ministry, malusog na pananampalataya, no? Yung bang naiintindihan mo, no, pagka kahit anong busy ng mundo, dinig mo, tinig ng Lord. Ang dami mong ginagawa, dinig mo every Sunday go to church.
You are busy, dinig mo, alam mo na kailangan mo mag-devotion, kailangan magbasa ng Bible. Kahit anong busy mo, anong busy na mundo, alam mo dapat mo mag-share. Katulad kapon, kagabi. Eh, siyempre, pagod ako. Ha? Nanalangin, no? Magaling ng Pasig, nag-drive, umuwi, traffic. Pagdating dito, may dalawang dumating. Uy, padala ni Lord. Entertain. Share the gospel. Pinatanggap sa Panginoon. So, this is our life. Kung hindi ko didenay ang sarili ko, baka pwede bukas na, tawagan na lang tayo, inantok na ako, pagod ako, blah, 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 di ba? But because the Lord wanted to grow us in the Spirit, because we have treasure inside of us, eh. Marami kong natanggap sa Panginoon na pagpapalang spiritual na dapat ko sabihin sa Kanya na si Jesus na matay sa krus, you need Jesus Christ, you need to be born again, unless a man be born again, you need to accept Christ, hindi lahat ng tao anak ng Diyos, yung dalawang magnanakaw, yung isa tumanggap, isa hindi, o di dalawang klase, ano kayo ngayon, tatanggap ba kayo o hindi, blah, 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 and then I pray for them. Diba? Self-denial. You need to carry your own cross. Remember, carrying your own cross, it means pagtitiisan mo. Ganun lang kasimple. Hindi ka magtitiis pagka hindi ka nag-deny for yourself. Carrying your cross another is a big deal. Pero, pag naka-mindset ka na, ito yung sikreto eh. Dapat tanggapin mo na eh. Not my will, but your will be done. Naka-mindset ka na, ang isang Kristiyano nagbubuhat ng cross. Ano yung sabihin nun? May tinitiis. May sinasakripisyo. May tinatanggap, nagupit, napapahiya, pero lalong nagiging challenge sa kanya. Okay? So, my dear brother in Christ, nasa loob si Kristo, pero bakit hindi ko marinig? Kasi yung mind ko, meron pang nagsasabing, pag pagod ako, hindi na pwede. Pag puyat ako, hindi na pwede. Pag walang-wala ako, hindi na pwede. Hindi na pwede. Pero pagka totally denial for yourself, kahit pagod ako, kahit wala ako, kahit ganito ako, I give myself because it's already naka-mindset na sa akin, I am. It is no longer me, but Christ lives in me. Amen? So, I hope you learned this morning, amen, nag-amen si Drainel. Bagyo ng buhay dumaraan, gawing payong ang panalangin at pananalangin. Yun na. Oh, Michael, sabi ni Cha-Cha yun. Cha, ang parunan ni Cha-Cha. Okay, so magandang umaga. Nalangin muna po tayo, Panginoon. Maraming salamat po. Pinagpala mo po kami, sinamahan kami. Dahil kasama ka namin, walang almas na ginawa na makagagapi sa amin. Salamat sa biyaya, salamat sa pag-iingat. We exalt your name and we thank you for what have you done. In Christ Jesus I pray and everybody say, Amen. And Amen. So, good morning to everyone. Mami Tess, Luna, Angelico, Sula, Michael Palak. Ayan, good morning. Kay Michael Palak, Raynel. Yan, nag-amen na rin, no? Mami Tess, Neldre, Simikoy, Nanay Linda, Christine Joy Soto, anya pala. Thank you sa Word of God, Bishop. Yung, gabi ni Raynel. Mami Linda, maraming salamat po, Bishop. Tomasa Manong, nag-amen. Si Presi, good morning, Source Mayor, Raven, Carminida, Martin Herman, anya pa ba siya, no? Renato, anya ka pa ba? Arnel Argueyoso, nawala tayo kanina, no? Big Sunny, Mamer Linda, Madel Briones, good morning, kay Sister B. Balpenida, thank you po, Bishop. June Balandra, Pastor June, Kiana, Los Biminda Ibon, yun, thank you, Lord, Bishop, yun, sabi niya. Michael, cha-cha, ingat, ha? Mami Madel Briones, Presiabier, Marisa Balandra, yan, Brother Nick, Joey and Mayan, good morning din, kay Bechay, yun. Wilbert Tatel, God bless you more, tatay. Salamat, Junel, Baby Jane and Ted, magandang umaga, kay Neldre, salamat po. Angeline Tagilid, yan, kay Arnel Argueyoso, good morning, kay Arnel. Nanay Diding, good morning, ingat po kayo lagi. Yan, Pastora Cynthia, Pastora Teresa, Tumasa Malong, andyan din si Maya Domingo. Ayan, Raven Caminida, tanong, anya ka pa ba, tanong? MJ, yan, si MJ, ano na si Pagman, Michael John Martin, yun. Ayn, are you there? Ayn, ha? Gailey, Abigail, Talastas, ha? Diyan pa si Abigail, nakikinig. Good morning, Abigail. Ayan, Pastora Teresa, Pastor June,
Koya Arsi, yun. Amelia Divilen, good morning. Pastor Aida, Pastor Romeo, mga taga San Fernando, Sheena Kim, thank you Lord. Thank you Bishop, salamat din Sheena Kim. Yan siya, siya sa kinasal ko, tsaka si Christian. No? Thank you very much po, Tay. Salamat din, ha. Lian SB from Aliminos, praise adoration belong to you Lord. Yan, thanks. Joey Man, sama muna si Jaden. So magandang umaga sa inyo lahat, Pastora Cynthia, mga taga Bangkol dyan, mga taga Sibubu, Pastor Cesar. Many thanks po tayo, God bless, sabi ni Ayn BM. Yan, si Ayn BM, masipag yan. Mami Johnny Galapon, magandang umaga. Tatay Art, yan, Jovelyn Abreu de Liva, good morning din kay Tanong Andy, dito pa si Tanong. Source Mayor, Anita Rabayal, Los Bimina Ibon, Mami Linda, Nanay Diding, Naftali R. Domingo, Pastora Teresa, Isiro Tamayo, Abigail Talastas, Presidier, Marisa Balandra, yan, okay. At kay Amelia Divilen, good morning, Tebra. Binabati ko yung mga hindi ko nabati. God bless and protect your family. Ah, thank you, Pastora Cynthia. Ah, si Pastora Cynthia, masipag, no? So, salamat sa Panginoon dahil tayo po ay pinagpapala at iniingatan ng ating Panginoon Diyos na buhay. Kaya huwag po tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, dahil pag hindi po tayo nanghinawa, ang ibig sabihin, tayo po ay tuloy-tuloy. Ha? Walang titigil, magpapatuloy, dahil yun ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Okay? So, salamat. Ah, sino pa ba yung aking? Marisa, ingat. Wala si Brother Leonard. Ano nangyari? Nap, anak, ingat. Forever blessing po sa inyo, Itay, Nay. Salamat, Pastor Aida, Pastor Romeo. Mga leaders ng San Fernando, binabati ko po kayo. Mga leaders ng Bangkol, binabati ko kayo. Mga leaders ng Bucnut, binabati ko po kayong lahat. At sa pangalan ng ating Pastora Cesar at Julina at mga leaders, mga beneficiary ng Sibubu at Bucnut, mga taga-Nakar, may mga beneficiary ng mga taga-Nakar, katulad ng Batangan at Minahan. Atay Art, ingat po, nailagay ko na yung trap. Tatuloy. Let this be Edeline, nandiyan ka pa ba? Edeline, Rafi. Kanina, nandiyan sila eh. Okay, this is our prayer tonight. Sa pamana ng ating Pastor Randy, intercessory prayer tonight, please attend. Sister Rose Ugaba, narin there, Van. And Vince. Ah, tanong, magandang umaga sa iyo. Thank you for your thumbs up. Mami Tess, Luna. Betchay Militar. Andiyan si Mami Ellie, no, nakapansin ko. Mami Ellie, Betchay Militar. So magandang umaga, tapos na po tayo, pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you all.